Hello, what's up mga sangkay? Pag-usapan po natin itong nangyayari sa Showtime. Ang tanong dito mga sangkay, katapusan na nga ba ng Showtime? May balita po tayo tungkol dito. But anyway, before we start guys, pakicheck po muna kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. So sa ibaba po ng video nito, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. Alright, napakadali lamang po niyan mga sangkay. So ito na nga po, pag-usapan po natin. Ito pong nangyari sa Showtime. Ito kasi, mukhang may napag-iinitan po ngayong bago. Ay, hindi na pala ito bago. Ito po ngayon yung iniipit nila mga sangkay, itong si Lala Soto. Ngayon, naglabas na po ng pahayag itong si Lala Soto. Sabi po niya dito, nag-react po siya patungkol po sa mga nagsampa ng kaso laban po sa Showtime. Nako, may kalalagyan po talaga yung Showtime. At kasalanan din naman po ito ng mga host kasi dapat nung una pa lamang mga sangkay, sinettle na po nila ang situation na ito. Hindi na po nila pinaabot sa MTRCB na magde-decide na ng kung ano. At ngayon mga sangkay, hindi lamang po sa MTRCB, mapupunta pa po sa korte. Aba, pambihira mga sangkay. Palala ng palala ang sitwasyon, no? So ito, Lala Soto naglabas ng pahayag ukol sa photo ng di umano'y meeting niya kasama ang KSMBPI members. Ito po yung kapisanan ng samahan ng mga broadcaster. Ano ba yun? Basta yun, mga sangkay. Ito. Yan po yung mga nagsampa ng kaso laban po kay sa Showtime pala, hindi lang pala kaila ano, Vice Ganda. Lala Soto, the chair of MTRCB, issued a statement. Ito, sinabi po dahil sa rumors about the regulatory body meeting with KSMBPI, serving as the trigger of the filing of the criminal complaint against Vice Ganda and Ayon Perez. Oy, talagang kay Vice Ganda at Ayon Perez pala talaga ito ha. Pero nagulat lang ako mga sangkay kasi criminal complaint. Ewan ko, hindi naman po tayo matalino na ano, mga sangkay. O hindi po natin linya ang pagdating po sa mga ganitong klaseng usapin. Pero kung mayroon po ditong nakakaalam sa mga ganitong klase, halimbawa na lamang po yung mga abogado dyan, talaga bang aabot sa punto na magpa-file ng criminal complaint ang ganitong klaseng violation? Yung nag-ano po sila ng icing, yung cake icing sa national television. Okay, the publication of her statement came after photos of the alleged meeting between the Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB Chair, and kapisanan ng social media broadcasters, ito pala yun, ng Pilipinas, surfaced online. So parang ang dating mga sangkay, nakipagsabwatan itong si Lala Soto. Pero ang magkakaalam ko mga sangkay, walang sabwatan eh. Ang sabi lamang po dito ng itong KSMBPI na ipinaalam nila na suportado nila ang ginawa nila ng MTRCB laban po sa It's Showtime. Kasi alam nyo mga sangkay, ang dating tuloy ngayon, ang MTRCB, wala sa ayos. Diba noon, pag nag-issue po ng warning ang MTRCB, wala pong nagkwe-question. Pero ngayon mga sangkay, ewan ko ba, bakit po naitutumbok po ang mga tanong na parang may kinakampiyan. Pero mga sangkay, again, tungkulin po ng MTRCB na ituwid ang anumang mali na lumalabas sa mga show sa mga national television. Along with the circulation of the photos on social media is the speculation of some netizens that the supposed meeting which happened last August triggered the filing of the criminal complaint by KSMBPI against the two It's Showtime host. So, hindi lang pala. So, mukhang hindi Showtime ang sinampahan, kundi yung dalawa. May kalalagyan. Paano kaya yan, mga sangkay? So, ito po yun. Tingnan po natin ang statement. Basa na po natin yan.
It can be recalled that KSMBPI, a social media broadcasters group, reportedly filed a criminal complaint against the It Showtime host at the Quezon City Prosecutor's Office last Monday, September 11. Nako naman. Eh, kamusta naman? Kaya sila Vice Ganda. Dapat kasi nung una pa lang, di ba? Nag-sorry na. Humingi na po ng pasensya. Hindi yung tipong hinintay pa na mangyari itong ganitong klaseng masaklap na ano sa kanila. Biruin mo, papang-abot na po ito sa korte. Ang bira, sakit lamang po ito sa ulo. Tapos, syempre, kailangan atinan nito nila Vice Ganda. Dahil pag di sila umaten, mawawarningan po sila. So, ito po yun. Sabi po niya dito, sabi ni Lala Soto, ha, as stated by the KSMBPI, its decision to file a case was never triggered nor influenced in any way by the MTRCB. So, wala pong nag-impluensya from MTRCB. Taliwas po sa mga, ewan ko, mga sangge, mga ano lang siguro yan, mga rumors, ibig sabihin, usapan po, na posible may samuatan na naganap. But, tingin ko naman mga sangkay, wala. Kumbaga, nakipag-usap lang na tama yung ginawa ng MTRCB. Decision pa rin po talaga ng ito, yung KSMBPI na magsampa ng kaso. Pero nagulat lang ako, criminal case eh. Sabi dito, we urge everyone not to interpret these photos with any malicious intent. Ito, mayroon po siyang statement, no? Mahaba-haba din, no? Clarify po niya ang nakaraang picture na kumakalat sa social media. Sabi po dito, the purpose of this visit was to express. Ah, ito na. Ang dahilan daw po ng magbisita nitong mga nagsampa kay La Vice Ganda is to express their support for our efforts in monitoring film and TV broadcasts, recognizing the MTRCB that the MTRCB operates as a small agency with limited manpower. Thus, the MTRCB welcomes their expression of support on ensuring responsible and quality content in the entertainment industry in line with our mandates under Presidential Decree 1986. As stated by the KSMBPI, its decision to file a case was never triggered nor influenced in any way by the MTRCB. So, klinaro na po mga sangkay. Wala pong nag-impluensya. Wala pong nagtutok. Kumbaga, wala pong nagtulak na kasuhan sila Vice Ganda. So, sakit po ito sa ulo mga sangkay. Imagine ninyo, may lahat kayo tapos may hearing. Kailangan nyo puntahan kasi pag hindi nyo pinuntahan, magkakaproblema kayo. Ang makakalaban nyo yung ano, yung batas po natin, no? So, eh po, ano po ang inyong opinion regarding this matter, issue mga sangkay? Mahaba po yung issue, no? May Pura Luca Vega, may ay nako, Pilipinas, ano na? So, ano po ang inyong komento mga sangkay? Naninilikado na ba si Ayon Perez at Vice Ganda o It's Showtime? Just comment down below and now I invite you guys to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po yan sa YouTube. At kapag nakita nyo, click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.